sa ibang bansa itong magnet na ito. Gagawin po natin for magnet na 1000 watts di 15. Madali lang po. Pag kayo po yung gagawa ng speaker na for magnet, pag kayo magdidikit-dikit, kailangan po ilalagyan ninyo ng tanda. Positive sa positive, negative sa negative. Ayan lang po. Napakasimple lang po. Napakadali. Kung bago ka lang po sa channel ko, subscribe po para updated kayo sa mga ilalabas kong mga video. Marami po tayong ilalabas pa. Hindi lang po isa. Ito po ay yung mga nilabas po natin, mga sample lang. Basic lang po. Kayang-kaya po ninyo itong gawin. Napakasimple lamang po. Susukatin po na po ninyo kung anong laki ng magnet na pagdidikit-dikitin ninyo. Sir, yung request mo pala na ito, na sinasabi ko kung paano magdikit-dikit ng magnet na may magnetic na. Negative po sa negative. Positive sa positive. Yan po, para po hindi kayo nalilito, lalagyan na ninyo ng tanda na positive, negative, positive. Para po pag dinikit nyo, alam na ninyo at nakasubaybay na yung mga nakalagay nyo sa ibabaw ng magnet, para hindi po kayo nalilito. Pag dampot ninyo, alam ninyo kung saan niya ididikit ninyo. Napakadali lang po na ito po. Panoodin po nyo maigi. At kung sakali po kayong gagawa, ganito lang po. Kahit po magkabalibaliktad yung kabit ninyo na negative, negative. Basta po negative, negative, positive, positive. Yan po. Kahit baliktad rin ninyo kung alin malagay sa ibabaw at sa ilalim, positive at negative. Okay lang po yan. Wala pong problema. Yan naman po ay nasa loob yung kuha ng magnetic. Pag nagsama na po si bakal at si magnet, ito po si magnet po ay lumalakas. Kailangan po pag kayo nagdikit, ang ilalagay lang po ninyo yung mga bagay na hindi dinidikitan ng magnet. Tulad ng mga stainless, plastic. Huwag nyo pong ididikit ngayon, ilalapit ngayon yung bakal. Pag nadikitan po kasi ng bakal yung magnet, lumalakas po kasi yung magnet pag may bakal. Nakakunsa ko po, nagkakaroon siya ng matinding kapangyarihan. Yan, ganyan lang po. Simple-simple lang po. Negative, positive. O, tinaw po, pag negative, positive, tumatakbo ngayon yung magnet. Tumatakbo. Ayan po, oh, kita mo, tumatakbo. Oh. Negative, positive. Kailangan pag positive, positive. Negative, negative. Ayan po, tiyan mo, tumatakbo. Oh. Pag yan po ay sa positive, higupin po pag paras mong positive. Ayan, oh. Ayan po, pag mas dampulin nyo. Oh. Ayan po, negative. Negative, positive, tatakbo po yan. Ayan po, simple-simple lang po yung paggawa natin. Ayan po, panoodin po yung maiki. Salamat po sa mga friends natin dyan. Sa mga suporta po ninyo. Thank you very much. Marami pa pong ilalabas si Master Speaker Inventor. Marami po tayong gawa ngayon na kakaiba. Kailangan pong ilabas na rin natin yan. Para po sa inyo itong ginagawa natin ito. Mga speaker, para hindi na po kayo bumili ng mamahalin. Kasi po, napakamahal ngayon ng speaker. Kung may mga sira po kayong speaker dyan, iponin lang po ninyo kahit sira na po yung housing. Ang importante po kasi sa speaker itong magnet. Kasi po narito yung wattage. Basta po nagkabakal na ang magnet, lalo pong lumalakas. Kung lalagyan nyo ng panggit, na ingat lang po kayo. Pag kayo naipit talaga yung dilirin nyo, basag po talaga. Hindi matatanggal agad kasi yung magnet po ay lumalakas. Napakadali lang pong gumawa ng speaker. Yan po, basta po dyan, yung mga kaibigan po natin dyan, ng mga maliliit na magnet, pwede po natin i-upgrade. Gusto nyo pa-upgrade, madali lang po. Simple-simple lang po yung pag-upgrade ng speaker. Basta bibili po kayo ng speaker, kailangan po ang titingin nyo lagi sa magnet. Huwag po kayong titingin sa pangalan, magnet po lagi ang tumbok ninyo. Kung malaki o maliit, bibili po nyo, advice po. Sa mga mahilig sa sounds, saka hindi mahilig sa sounds, ang magnet po kayo titingin. Pag malaki po yung magnet, mura, doon na po kayo. Wala pong problema, basta po kahit po anong pangalan, basta sa magnet po kayo nakatutok. Yan po, pag marami pong magnet, mataas ang wattage. Saka po hindi po nagiinit kahit magdamag ang puntugtugan yung speaker nyo, napoproteksyonan din yung voice coil. Kasi po hindi na-absorb po agad yung init na pinapasok galing sa ampli, pumapasok po sa speaker. Na-absorb po ngayon yung init na pinapasok ni ampli.
At ang speaker po nyo, safe po. Kasi po, hindi ka po agad nag-iinit dahil nga po, marami yung magnet na absorb po agad. Saka po lumalakas. Yung impact po kasi pagbunot, saka pagbaba, pag impact po malakas. Kasi po mahaba, mahaba ngayon yung tapo ng kuha ng boys school. Yun po. Ito lang po nyo, papanoodin po ninyo. Napakadali lang po yung paggawa natin. Subaybay lang po sa YouTube channel ni Master Speaker Inventor. Subscribe na po. O kung bago ka lang po sa channel ko, dito ka na po. Subscribe lang po para updated kayo sa mga ilalabas ko pang mga video. Ayan po. Napakadali lang po yung paggawa natin ng speaker. Hindi na po nyo kailangan bumili ng mga mamahalin. Kasi nga po sa Raon, grabe. Pasel po ako yung tatlong magnet, apat ang magnet. Grabe po ang presyo. May 9,000, 12,000, 30,000, 40,000. Samantala kung may materials po kayo, kaya naman ninyong gawin. Hindi na kayo bibili ng mamahalin. Kahit kayo, kaya ninyong gawin. Napakadali lamang po ang paggawa ng speaker. Kung may mga sira kayong speaker, panoodin lang po nyo sa channel na to para po makita nyo kung paano magbaklas. Kasi po mahirap magbaklas kung nakadikit na. Kung hindi po nyo alam magbaklas, magtanggal ng bakal sa likod, mababasag po. Panoodin lang po ninyo sa channel ko. Nariyan po kung paano po baklasin. Yan. Napakadali lang po yung ating ngayon. Yan po. Dinidikit na po natin. Simple-simple lamang po yung ating pagdikit-dikit ng magnet. Positive to positive. Negative to negative. Sir, yung request mo na ito po, panoodin na lang po ninyo. Salamat po pala sa suporta na binibigay nyo sa YouTube channel ko. Sige po, panood lang po. Thank you po very much sa panonood po ninyo. Sana po ay huwag po kayong magsawa at makakuha sana din po kayo ng aral sa panonood ninyo. Marami pa po tayong ilalabas. Subaybay lang po. Ito pong mga nilalabas natin ay mga basic lamang po ito. Si Master Speaker Inventor po ang nakaunang naka-invento ng apat ang magnet. Ngayon po ay kumakalat na. Mayroon pa po tayo. Hindi lang po apat ang magnet. Yung nilabas ko pong 10 magnet, awan ko po kung ilalabas nila yung kagaya. Wala po namang problema. Napatent na po tayo. Ayan, may bago po tayong ilalabas na wala pa po sa market. Ito po palang may nilabas ako ngayon na cone, na upgrade na cone, waterproof. Kasi po pag malakas ang speaker nyo, katulad po yung apat ang magnet, dapat yung cone nyo sa harap at likod makapal. Bibili po kahit bumili kayo ng local na cone, pwede po nyong papakapalin. Simple-simple lang po ang pagpakapal. Tuturo ko din po sa inyo. Parang putik lang po. Ayan. Kasi po pag makapal yung speaker, ang kon, yung tapon po ng tunog, maganda, matigas at malambot ang dating. Hindi po masakit sa tainga. Napakasimple-simple lamang po. Kaya po subaybay lang po sa YouTube channel ni Master Speaker Inventor. Ayan na po. Kakadikit-dikit na yung ating mga magnet. Napakasimple lamang po ang paggawa natin ng ganito. Ayan. Ito po ay paggawa din sa atin na in-order pa po natin yung mga magnet sa ibang bansa. Kung gusto po nyong umorder ng mga gamit, materialis, sa speaker, pwede naman po kayong mag-PM kay Master Speaker Inventor para ibigay po sa inyo yung mga kailangan ninyo paggawa ng apat ang magnet. Pag kayo po ang gagawa ng apat ang magnet, mas nakakamura po kayo at nakakatipid. Alam ninyo kung paano gawin. May sarili po tayo palang sariling rewind na wala pa po sa market. Ito po ay atin lang na rewind. Napakatindi po yung speaker po, kaya natin patunugin dalawa o tatlo. Times 2, times 3, pwede pong patunugin ang isang speaker sa lakas. Grabe po yung lakas at yung impact na na-discover ni Master Speaker Inventor. May marami pa po tayong na-discover mga aparato po. Saka po mayroon tayo ngayon na magnet na napakaganda, umiikot habang tumutunog. Yan, subaybay lang po para po makita nyo mga ilalabas po natin na speaker. Yan po, panood lang po. Oh, simple-simple po yan. Oh. Oh. Alam po. Napakadali lamang po gumawa. Hindi na po kailangan bumili ng mga mamahalin. Basta po kayo dyan, mamili kayo ng mga sira sa junk shop. Makakabili kayo. Huwag na po nyong itapon yung mga sirang speaker nyo. Ang importante po, kahit sira na po yung housing, basta po yung magnet, wala pong problema. Kasi nga po, ang importante po kasi,
yung magnet po ang nagbibigay ng mataas na wattage. Hindi po mag-iinit yung speaker ninyo pag maraming magnet. Kahit patong-patongin nyo, kung wala kayong, hindi po pwedeng pagsama-samahin, pwede pong ipatong. Ipatong nyo sa ipabaw ng speaker nyo, kahit gano'ng haba, pwede. Kasi nga po, na doon yung wattage sa magnet, mas lumalakas po. Gumaganda pa yung tunog ng speaker nyo. Ayan, o simple-simple lang po yan. Napakadali lamang. Ayan, epoxy lang ang ating pandikit. Kailangan po pantay na pantay yung magnet parehas para po magandang tingnan. Ayan po. Sige po, panood lang po. Salamat po pala sa panonood mo. Huwag sana po kayo magsasawa at marami pa pong kasunod. Ayan po. Napakadali lang po yung paggawa natin ng apatang magnet. Ayan, may nag-request po kasi na kailangan daw po niyang malaman kung paano daw po yung negative positive, kung paano daw po idikit. Positive to positive lang po, negative to negative lang. Kasi po yung sa pabrika kasi, pag nagagawa pong ganyan, wala pa pong magnetic. Pag nakakabit na po, saka po nilalagyan nila, nikakargahan nila yan. Ayan po, o yan o, di po, tapos na, saglit lang. Napakadali lamang po talaga. Yan. Yan po yung puro magnet natin na pan D15. Yan po. Simple and simple lang po. Napakadali po yung paggawa natin. Tayo lang po ang maganyan. Yan po. Thank you po.